I want to share kung ano na yung dapat mong i-expect, especially sa mga ex abroad. Now guys, this vlog is for you guys. Hello people of the universe, welcome back again sa aking YouTube channel. This is Mavi. Hello, hello po sa ating lahat. So, it's another Sunday, everyone. So, as usual, diba, most of my vlogs are made every Sunday. And minsan, weekend, pagulo mga amon, if, ano, available or possible na makapag-vlog ako. So, yan, today, dito ko ulit sa park. Dito yung park, before, nagpunta na lang ako dito. Dito yung malapit sa amin, sa bahay namin. So, ayan, maganda. Dito ako di ako nagpunta sa may football field banda doon yun eh. Dito ako sa may bandang punta ng mga residents yun sa likod yun dito. So, ayak, maranig nyo. May nagpa-basketball, diba? Umiwas nga ako sa tao eh, para makapag-chika ako sa inyo, no? But, please bear with me. Please bear with us. Mga nagpa-basketball dyan. So, medyo maingit kasi doon sa kabila rin kasi may ano, mga bata yung nagpa-practice ng football. So, anyway, so, for today's vlog, guys, gusto ko talaga itong gawin. I'm trying to do a vlog na din about this. Kasi, marami hindi naman marami, but may nag-message sa akin kung if I can share what to expect pagdating dito sa, sa Hong Kong. Especially, guys, this vlog is for the ex-abroad. So, it means, they're not from, ex-abroad, not from Hong Kong ha. Middle East, most of the viewers ko din is yung mga nag-message sa akin is from Middle East or Saudi, ganyan, or other country, but hindi dito sa Hong Kong. So, this video guys is for you because I want to share what to expect. Kasi what's the difference? Kasi ako, like, my roommate din guys is from ex-abroad siya from Bahrain. So, Malaysia, ayun, nakapunta na siya rin doon. So, yung experience niya doon sa mga amo niya doon or yung culture ng work doon is different. Especially, and different talaga dito sa Hong Kong. Ako, first-timer ako, guys. Everyone knows I'm a first-timer working abroad and first-timer din dito yung first country na ako nag-abroad, ganon. So, yan. So, I want to share kung ano na yung dapat mong i-expect, especially sa mga ex-abroad. Now, guys, this vlog is for you guys kasi marami nagre-reklamo. Most of the common reason na yung iba nata-terminate yung mga ex-abroad or marami nagre-reklamo ng mga nandito na. Syempre, hindi na ako lalayo sa mga sa agency namin, ha? So, ayun yung typically na nagiging problema nila sa mga ex-abroad kasi walang ayan, share ko yan sa inyo lahat yung mga reason. So I want you guys to to know kahit magkaroon man lang kayo ng background pag dito kayo nag-decide magtrabaho sa Hong Kong kung mga ex-abroad kayo kahit sa first timer, no guys. So yan first of all guys, what to expect is yung working hours dito. And I know sa Middle East guys is pag nagtrabaho ko talaga sa bahay is talagang di ba, buong araw mo, buong month mo, buong taon ng kontrata mo is talagang for the employee, same like here sa Hong Kong din. But dito sa kasi narinig ko na to sa kasama ko sa kwarto, that's her problem, always complaining na ayun nga, wala ngang time talaga mag-cellphone, walang time magpahinga, walang upo. Guys, ayun yung mga expectation na kailangan nyo man dito. Hindi uso upo dito, guys. Especially kung ang amo babae is, or ang amo mo is, nasa bahay lang, or work from home. Madalang dito makakapag-upo ka, guys. Or, depende na lang kung may alaga kang baby na pwede kang mag-rest, ganyan. Depende sa sitwasyon. But guys, most of the time here, dito kumakao ng mga barkos, guys. Barkos is real. So, yan, kakatayo kasi. Kakatayo, kakalakad, kakalabas mo.
yun. Ayun yung mga kailangan ma-expect dito. And ito pa guys, ang gusto kong i-share din. Kasi sa ano, sa Middle East or sa other countries, mostly is wala silang day off. Especially sa Middle East. Ano, please bear with them. Saan narinig nyo ako? Saan narinig nyo ako? So, ayun nga. Nakasa ko na lang konti yung boses ko, no? Ilapit ko yung sarili ko. So, anyway, going back. Ayun nga. Dito, guys, is sa Middle East, compare natin, ha. Nasa Middle East kasi, guys, ano, more you call this, walang day off. So, you have walang day off. So, guro once or mostly wala daw eh ang day off dun sa mga narinig ko. Sa mga nag-share din sa akin, na wala daw silang day off, kanya, kung lalabas man sila, may kasamang driver, o limit lang yung time. O pagdating naman dito sa Hong Kong, guys, ang kagandahan dito sa Hong Kong, pag nagtrabaho ka dito, is, you have day off. Once a week, it's part of the rules, is part of the, what do you call this, yung ano dito, rights ng mga, ano, ng mga helper dito. So, you need to take one day off in a week, and then, and also, guys, meron ditong, magsasawa ka dito sa day off kasi may statutory dito. Statutory means is yung mga public holiday nila dito, and then kasama rin tayo sa na holiday rin natin yon. Yan, especially kung magkasunod dyan ng araw. Kunyari, Sunday day off talaga natin, and nag-holiday ng Monday, so Sunday and Monday ang holiday natin. O kung tumapat naman yung public holiday ng Sunday, so Sunday ang holiday natin talaga, and then they need to choose another day or move that day ng public holiday for our rest day. So ganun-ganun kaganda dito. Minsan magsasawa ka na lang, kaka-day off mo dito. And especially like ano, Chinese New Year, guys, 3 days ang holiday yan dyan. Kasi, and really depends on sa ano, sa mga amo mo, kung hihiramin nila yung mga day off mo, yan, kung pagjujutiin ka nila. So, ayun naman guys, pag pinag-duty ka is may bayad yun. So, ano yun, double pay yung tawag nila dito. So, babayaran nila yung araw na yun. So, separate dun sa, bayad talaga yun na holiday mo, and babayaran nila na extra. So, ayun yung kagandahan dito, at least kaya naman magkakaroon ka ng another income, you know. I think that ganun din naman yata sa Middle East. I'm not really sure kung how it works doon. Yung pag hindi ka lumabas, hindi ka nag-day off, no? Hindi ko sure kung paano yung sahuran nila doon. So, ganun yung dito sa Hong Kong. And siguro, ayun yung ano, positive side kung dito ka sa Hong Kong, ha? Pero ito naman, yan, gusto kong ano, maging ready rin kayo. Expect nyo na pagdating dito is, guys, yun nga, late na natatapos dito talaga. Like, normally, most of us, sa akin na, sa mga ladies, sa mga kasama ko, sa church, di ba, lahat naman yung Galilee, and most of us are Galilee sa church. So, ayun nga, yung mga ladies na mga na-encounter ko, di ba, sa mga kasabahin ko dito, so, most of them are late talaga matatapos. Sobrang swerte mo pag may time ka na 9, or tapos ka na 8, tapos ka na, na pwede ka nang magpahinga, ganyan. Pero sa amin, in our, ano, situation, ano, sa akin tsaka sa kasama ko sa bahay is gano'n 11 or 12 yung pinaka-late namin yan na nakababa na kami ganyan. So pag may party pa late, mas ano pa, mas late pa. Pero ang kaganda naman sa mga amo ko is tumutulong sila. But ayun yung expect nyo na ang working hours dito is 16 hours or more than 16 hours. Walang upo, walang ano, ang kain mo lang dito yung pahinga mo. Alam mo yun, yung uupo ka, nakakain ka. Minsan, hindi pa, kain marino ka pa minsan. So, yun. Ayun yung kailangan expect nyo, i-ready nyo. And also, i-ready nyo rin, guys, yung, ano, patient nyo. Patient is the virtue kahit saan naman lahat ng trabaho. Guys, especially pag nagtrabaho ka sa loob ng bahay, patient is the virtue. Kung alagaan mo is matanda, patient, more patient. Pag mga bata, more patient. Pag medyo may attitude ng amo, more patient. Guys, understanding, patient, love, yung kailangan namin. Ako, gusto ko i-present ako sa yun, experience ko na yan. And kahit mabait mga amo ko, it will dadating yung time na magkakaroon ka ng impatient. Alam mo. So, hello guys, I'm back. So, lumipat ako ng ano, ng pwesto, guys. Nandito ako sa may bandang unahan na, malapit na sa may kalsada. So, lumipat ako kasi na-distract ako sa ano, ng basketball, ano. So, medyo maingay na sila, nakaka-distract.
So anyway, going back, gusto ko matapos to. Kaya ko to. So going back is yun nga, yung marami ka talagang marami talagang difference pag nagtrabaho ka dito sa Hong Kong. Kasi guys, dito is time is gold. Time is gold. Napaka importante sa kanilang oras. Sa bawat oras may ginagawa ka. Especially kung yung mga ama mo sobrang higpit, sobrang sensitive or masyado mo yung pagkamaarte. Alam mo yun, lalo na sa loob ng bahay, no? Na kailangan malinis lahat. Ganyan. Na talagang ganun din. Parang sa dumidilis yun yung ginaano yung pag niya may alikabok ba or wala. So, ayun yung kailangan expect niya dito na hindi lahat ng mga amo din is okay. Hindi lahat ng mga amo is na ititreat kayong tao. Kasi ganun eh, may sitwasyon talagang ganun. And it is based sa experience ng mga ladies, ng mga kasama ko, ng mga ladies sa mga kasabayan ko, diba? So, ayun yung kailangan i-ready and i-prepare nyo. Dahan naman dito, ayun nga, mga kung nakikita niyo sa mga picture ng mga Pilipino nandito sa Hong Kong, 'di ba? Parang ang gaganda ng nila, ang ganda gala ng gala, alam mo 'yun, pero you never know kung ano 'yung nangyayari sa kanila inside the house of the employer. So ayun 'yung expect niyo dito na na be ready sa because Hong Kong is another culture, another way of living, 'di ba? So talagang kailangan ready kayo kung advice ko sa inyo sa mga expert is mag-search kayo ng mga vlogger like me. Oh my gosh. Like me. Vlogger. So, mag-research kayo about Hong Kong. Kasi ako, culture shock ba yung tawag dun? So, katulad din yung mga bahay dito. Yan, nagulat ako. Yung mga bahay na dito talaga yung mga high-rise building talaga. Eh, dito lang sa lugar namin kasi lumipat kami sa mga bahay ng amo ko. So, medyo may mga three houses. Eh, hindi nyo masyado makita. Mga three-story house lang. Dito, medyo province na kasi ito eh. So, bundok na kami. So, may mga ganito rin lugar. And yun nga, ang mga dapat expect ng mga domestic helper, ng mga gusto mag-apply dito sa Hong Kong, especially sa mga ex-abroad, ang expect nyo dito, mahabang lakaran dito, talaga lagi kayo nasa labas, ayun, sa work talaga, ito yung sa work, yun nga, hindi, wala kang pahinga dito, ang rest mo lang talaga dito is yung pag kumain ka, or pag nag-CR ka, or ang rest mo lang dito is yung, pag nagbabantay ka ng alaga mo sa klase, sa labas, yun, tapos ang rest mo talaga late na dito. And kasi ito yung normally na mga narinig ko sa mga ex-abroad is wala kang time magpahinga, guys. Ayun talaga, wala talaga dito, guys. Ang cellphone, guys, kasi ang inaan nila, buti pa sa Middle East, nakakapag-cellphone ako. Hindi lang to sa kasama ko sa bahay. Baka pag napanood niya to, sabihin niya, sa kanya experience niya lang sinishare ko. But and sa mga iba rin mga ladies na mga nag-share sa akin na mga galing Middle East, so, iba talaga daw dito. And yun lang, ang masaya lang din daw sa kanila kasi is may day off talaga. So, they have time to, alam mo yung mag-release ng stress or whatever na na-experience nila sa loob ng bahay nila. O napapagod sila, di ba? May time sila to rest. Ayun nga. And then also, ayun ng walang cellphone dito, guys, ha? So, depende na lang. Actually, depende sa amo kung makakapaghawak ng cellphone. So, sa kasama ko sa bahay, guys. Sa kwarto, si ate, hindi siya nakapag-cellphone. So, kasi medyo malilit pa yung mga alaga niya, no? So, hindi ko rin alam kung ba't hindi siya pa nag-cellphone. Ayaw lang talaga, kasi tas may camera sa bahay nila. Alam mo, pero talaga guys, bawal talaga ang cellphone. Pwede naman, depende sa amo. And sa akin, katulad sa sitwasyon ko sa amo ko, okay lang. Basta huwag ka lang tutok. Diba? Pero wala ka talaga ditong break time to alam mo yun, talagang sa cellphone. Depende na lang sa sitwasyon talaga nyo sa amin, guys. Pero talaga dito, ang cellphone is medyo isa sa mga reason bakit terminate yung mga helper. No? Na talagang hindi lahat ng amo isa kantindi na pwede ka magtingin-tingin ng cellphone, ganyan. So, ayun yung expect nyo. Kasi dito, katulad yan, especially sa may mga asawa dyan, ha? Kasi diba sa Middle East, may time sila makapag-cellphone, may rest sila for
1 hour to 2 hours daw, may ganun daw silang rest kahit paano daw sa Middle East. And then pagdating dito, wala ka cellphone, at least simula pagising mo hanggang hindi ka talaga makapag-cellphone, especially kung hindi ka nalabas sa bahay ka lang. Yun, wala kang tayo mag-cellphone or mag-CR ka lang, ayun lang yung time mo. Talaga guys, ayun, expect nyo sa mga asawa nyo, sabihin nyo na, oh, hindi ka makapag-cellphone na ganyan. Kasi, di ba, alam mo yun, magkakaroon ng conflict kasi nga daw sa ganito. Dati, ganyan, okay naman. Dito guys, ibang culture dito, ang cellphone dito is, minsan napaka-negative sa mga amo, ang mga cellphone. Yun, and okay lang, pag-pray nyo na magkaroon kayo ng amo na open sa mga ganyan, cellphone. Siyempre, wag lang naman totok. So, yun, walang pahinga dito, guys. Ayun lang talaga yung main na walang pahinga dito. And, minsan, ang mga amo dito is pinagatrabaho ka pa kahit deep mo. So, ayun, may iba naman na kinikonsentrate na lang nila, nahaya lang nila na mag-work pa rin sila, katulad ng isa sa mga churchmates ko. Ayun, nag-work pa rin sila after day off, pag-uwi nila, nag-work pa rin sila. So, yun, depende talaga sa sitwasyon nyo, talaga, guys. Depende rin talaga sa amo. So, ayun, may mga ganun sitwasyon. Ako sa amo ko kasi, minsan natulong ako, pero most of the time, hindi naman ako pinapatulong. So, yun nga, diretso na ako sa kwarto after maligo. Yun na, okay na, bukas na uli yung trabaho. So, ayun yung mga kailangan na-expect nyo dito, guys, ha? And, ayun lang, na, sa akin, ayun lang yung major mga naranig ko na kailangan na-expect, no? O, yung pahinga talaga, wala. Yung time mo dito is consumable ng amo. Pa-consume talaga nila lahat, guys. Na talagang susulitin nga nila yung bayad nila sa'yo. Kahit, di ba, medyo mataas yung Saudi to compare sa Middle East or Saudi or other part of Asia, no? I mean, yung kung katulong sa katulong, guys. So, kung is mataas yung Saudi kesa dun sa Middle East and Saudi. So, ayun, ay talaga kakonsume talaga nila yung oras nila sa'yo, guys. And, ayun na expect mo na walang cellphone, may walang break time dito, walang pahinga, depende na lang talaga sa amo. So, ayun yung common talaga na na gusto ko i-share. Kasi ayun yung narinig ko sa yung anong sa agency namin, guys, na ganun nga daw. Marami nagre-reklamo ng mga taga-ex abroad, ganyan. Wala daw silang pahinga. Kahit nasa rules yun, guys, kahit nasa hanggang ganito lang yung oras ng trabaho, is culture na siya dito sa Hong Kong, kahit nasa rules pa siya. Diba? Pero ang agency naman namin, guys, sa Galilee, is binibigyan nila ng ang mga amo. Siyempre, inaano nila yan. Sinasabi nila yung mga rules, ganyan, mga kailangan na, mga rights ng mga domestic helpers, sinasabi naman nila. Kaso lang, guys, diba, may mga amo talaga na kahit sinabihan mo na is they don't gonna follow it. Diba? So, pag gano'n sa agency namin is, pag may mga complain yung mga helper sa amin, is we try to communicate, syempre, para sa amo namin. And pag hindi kaya, is nagdedirect na kami sa agency to help us. Alam mo yun, para at least magkaroon ng magandang usapan para maayos yung sitwasyon, hindi mapunta sa break or sa termination. So, yun, tumutulong yung agency namin to try na maayos yung relationship sa loob ng rules and regulation. Maayos yung yung samahan sa loob ng bahay. So, yeah, pero syempre, depende pa rin sa mga sitwasyon, di ba? Kailangan tayo as a helper yung heart natin is to serve na lang din talaga. To, yun, tiis, di ba? Kung syempre, kung inaano naman guys sa pagkain, yan, dito, ayun to guys, expect nyo sa pagkain dito is not like, walang budol fight dito, guys, sa amo. Kung ano lang binigay sa'yo, ayun lang yun. Yung talagang mararanasan nyo dito, guys, yung sa mga unang buwan or na magutom, guys. Magutom talaga kayo. So, ako talaga, personally, sa pagkasahod, kahit mabait yung mga amo ko, ha? Personally, pagkasahod ko. Bumili talaga ng pagkain ko, guys, ng snacks, alam mo yun. Yung pagkain natin, kasi mako-culture siya kay kung ganito lang yung kinakain nilang kanin, ganito lang yung ulam na ibibigay sa'yo, di ba? Hindi ka sanay. So, ayun, na adjust. Ayun lang talaga masabi ko, adjust na lang. Kailangan, nyo lang, timplahin nyo lang yung mga amo nyo. Kunin nyo yung kanilang, kiliti. Charas. Yung, trust nila, kunin nyo.
And ayun lang naman ang gusto ko i-share sa mga ano ex-abroad na don't expect too much pagdating dito sa Hong Kong. Yung iba yung culture ng puntahan yung bansa sa Hong Kong. Especially sa mga Chinese guys, no? Iba talaga, super iba. So try to adjust, try to adapt the work ethics dito. Diba? Sa akin talaga personally mga guys, ang mga amo ko ay sobrang mabait. The thing is, kahit late ako matatapos, is the good things, they really appreciate my work. And they thank you sila sa akin. Kahit minsan ay nakakulubot na yung noo ko. Diba? Minsan nakakapagsalta ako. Ay, hindi ako nakapagsalta. Ayun yung nagmumormor ka. Ganun. Diba? Hindi, minsan hindi mo maiwasan as a person. Pero I'm very grateful and thankful din kay Lord kasi yung mga amo ko is na-appreciate nila yung ginagawa ko. And they say thank you. Ganyan. In a simple way. So, ayun. Ayun lang. Minsan nakakawala rin pagod niyong ganun. Na, at the end of the day, diba, nagsabi sila ng thank you. Yun. And I'm blessed and grateful sa mga amo ko. Ayun lang talaga. Trabaho is trabaho. Diba? Amo is amo. So, we cannot do anything about that. So, yun, na-enjoy lang natin yung pagtatrabaho natin dito sa Hong Kong. And, yun. And, advice ko na lang din sa mga ex-abroad, And, kahit sa first time mo, guys, choose a community, choose a group of people that you will, hang out. Kasi, dito sa Hong Kong, guys, maraming temptation, hindi ko naman sinisiraan ng mga Pilipina, marami talaga mga negative, sumama kayo sa mga taong na, teach you more about life or spiritually, di ba? Join to a church. Kasi yun importante. Ako talaga, ayun talaga inano ko talaga na dito. Kung sumama ako sa iba, magkakautang ka guys, ka sa mga bisyo dito, di ba? Tapos, that's why I just stay in the church. Talaga. Mas di ba, mas nakilala ko pa yung si Lord sa buhay ko, mas na-enhance pa yung the way I think talaga. Yung nag-focus ako, yung makinig ako ng salita ng Diyos. Alam mo, sa life ko kasi dito guys, marami kayong ni-experience. Kung sa Middle East, nakaka-experience kayo or sa Saudi ng mga hindi maganda, dito rin, makaka-experience ka rin kayo. Tataanahin kayo ng kalaban, ng isip nyo, especially pag na-stress kayo. Yun, talagang marami nga dito kakalungkot, di ba? The end of their life. Kasi sa mga sitwasyon na nangyayari sa kanilang buhay. But guys, I pray and I pray in hoping na choose a community na mapapalapit kayo kay Lord. Diba? Yung mas yung faith nyo, mas tatatag yung faith nyo kay Lord. Ayun, samahan nyo. Kasi ako, basta maraming experience ko sa buhay, yung stress ako sa sarili ko, ganyan. Sa family, di ba? So, I choose to go in the church kasi doon ako kumuha ng lakas eh. Kung sa tao kasi ako kuha ng lakas, guys, sa lahat ng lakas, guys, is nadidisappoint lang ako. So, kay Lord, walang disappointment. Di ba, alam mo, may encourage ka pa. Tapos yung mga people sa church is may encourage ka pa if you have problem. Alam mo yun, you can share with them. No judgment, alam mo yun. So, yun, I focus the good things in life. Dito talaga marami kang may experience din. Iba yung may experience mo sa buhay mo sa ibang lugar. Dito rin. So, ayun guys, thank you for watching. I hope you enjoy this video. Sana may natutunan kayong ng konti sa akin today. So ayan, thank you for bearing with me today. Yan, ang ganda. Ang ganda ko, Charez. Ang ganda lang ng lightning guys, ha? Saka naka-lipstick tayo. Bigay ng amo ni ate ni Anyan. Thank you. So, ayun na yung park dito, guys. May malaking puno pa dito. Ang ganda. Refreshing dito sa mga, maganda dito, di ba? Kasi may mga park dito sa Hong Kong. So, anyway, guys, end ko na yung vlog dito. I need to go. Anong oras na? So, ayan. Kaya alagaan natin ating sarili kasi dito puyatan is real. So, I end ko na yung vlog dito, guys. I hope you learned something from me.
And please like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. And I hope to see you guys soon sa mga nag-apply sa agency namin, sa Galilee, or kahit sa ibang agency guys na prepare nyo mag-apply. Basta legal no guys. And di kayo mag-spend ng maraming pera. You need to search sa agency na talaga na matulungan kayo. Yun. And guys, thank you for watching guys. Please like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. And see you in my next vlog. God bless guys.